Chapter number 6. 6 Samuel chapter number 6. Okay, 2 Samuel chapter number 6. Kakatuwa yung mga batang kumakanta, no? Lalo na yung anak ni Sister Nel Nel. Okay. Talagang buhay na buhay, eh. Okay. Meron nga daw isang bata, nakalulun siya ng ano, ng yung SD card. Yung SD card. Yung SD card, nakalulun siya. Di ba pagka SD card, nandun lahat ang mga music, no? So, pagkiyari niya nakalulun, kanta siya ng kanta. Ano yung laman nung nandun sa SD card, yun ang kinakanta niya. Kanta siya ng kanta. Hanggang kinabukasan, eh, naubos na lahat ang nandun sa SD card, nakanta na niyang bata. Ang kinakabahan yung kuya kasi nga may mga video pang kasama yun. Makagayahin niya yung mga video nasa loob. Okay, 2 Samuel chapter 6. Mahirap nakakalulo ng SD card. 2 Samuel chapter 6. Diyan na tayo. Verse 11. Tayo po itumayo mga kapatid. 2 Samuel 6:11. And the ark of the Lord continued in the house of Obededom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obededom and all his household. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, tulungan niyo po kami. Sapagkat Panginoong Diyos, ikaw ang may-ari at may-akda ng Biblia, o Diyos, kami po ay humingi ng tulong sa iyo na sana po bigyan niyo po kami ng understanding heart upang maintindihan ang iyong kalooban at maganap po namin ang wasto. Guide us, Lord God, as we hear your message. In Jesus' name, amen and amen. The message is entitled, What? Why God Bless the House of Obed-Edom. Alright? So, Obed-Edom is just a very simple person. No? Very simple person. And yet, what happened to his house is a learning to every one of us. No? Isang aral sa bawat tao na nabubuhay sa mundo. But the question is, why God bless the house of Obed-Edom? Everyone of us wants blessing. Lahat po tayo ay gumugusto ng pagpapala o naghahangad ng pagpapala mula sa Diyos. At gusto ko po na sa pamagitan po ng mensaheng ito ay makita po natin ang mga dahilan kung paano ang isang tao ay pagpapalain ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat po nakalagay po dito, the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months, 3 buwan na nag-stay ang ark of God, and the Lord bless Obed-Edom and all his household. Now, yung pong blessing na ito, kapatid, ito'y blessing ng Panginoon ng Israel. Okay? Ang Israel po ay isang covenanted people. Pag sinabi natin covenanted people, nakipagkasundo ang Diyos sa kanila. Sa 12 tribo, ang Diyos ng Israel ay nakipagkasundo sa kanila. Binigyan po sila ng paraan kung paano po sila pagpapalain. At sila din po ay binigyan ng babala ng Diyos kung paano sila hatulan ng Panginoon, paparusahan. They are covenanted people from Abraham, starting from Abraham. God had covenanted with Israel. Actually po sa panahon na yon, God gave Abraham an unconditional covenant. It is called the Abrahamic covenant, wherein all the seeds of Abraham will be blessed by God. Huh? All those people that will bless Abraham will be blessed also. Those that will curse Abraham and his seeds will be cursed also. So Israel is covenanted people because from Abraham down to Isaac, down to Jacob, ang Diyos ay nakatingin sa kanila. God choose them. Pinili sila ng Diyos para po sila ang magiging tagapagpakilala ng tunay na Diyos. Remember, the world in those times are worshiping other gods. Diba? Kaya inalis sa
sa Egypto ang Israel para siya magiging witness ng Panginoon. Of course, dun po na ugnay yung salitang Jehovah o yung name na Jehovah, because the meaning of Jehovah means the only existing one. He's the only true God. That's the meaning of Jehovah. So now he is now the witness of Jehovah. Israel now is the witness of Jehovah. So God is covenanted with them na kung sila'y susunod sa Panginoon, God will bless them. And that is the reason why lahat po ng kanilang enemies ay kanila pong tinalo. Kahit po sila'y konti ang bilang, they defeated all their enemies. And they even conquered the land of Canaan. Yun po yung tinawag na Palestine, later on tinawag na land of Israel. It is the promised land. God bless them so much. From nothing to a kingdom. Naging kaharian po sila. From slavery to liberty to miracles to establishment of kingdom. Maraming naging king sa kanila. One of them is King David. So they are the covenanted people. In this picture, it shows you that the Israel in the time of the wilderness, the middle of their tribes is the tabernacle, the tent. Nakapaikot po ang mga tents po nila. Lahat po ng mga tribes ay nakapaikot po sa tabernacle. And every night they're going to see a pillar of fire, alright? Pillar of fire. That tells them that God is with them. At kapag ka naman, they're going to travel. Alisin po nila yung tents nila, they're going to travel. Move on to another place. The pillar of cloud will overshadow them. Sa loob po ng 40 years, sila po'y pinakain ng Panginoon. Pinakain sila ng Diyos, ng mana. Hindi po sila bumili at di sila nagtayo, hindi sila nagpalit ng kanilang damit. Lumaki ang kanilang mga damit, lumaki ang kanilang mga paa, kasabay ng kanilang mga tsinelas. It's a miracle. God supplied them with water sa gitna ng mga, sa gitna ng disyerto. Why? What is like God? Why there are so miracles in that small nation? Because they are covenanted people. Covenanted people. God is with them. Nakipagkasundo ang Diyos sa kanila. And one of the most important piece of furniture in this nation is the Ark of God. Is the Ark of God. The Ark of God is inside the Holy of Holies. Inside the tabernacle. Remember yung picture kanina, ang center po ay yung tabernacle. And inside the tabernacle is the Ark of God. Before you can approach God, you have to approach Him through the Ark of God. But it is a special piece of furniture because ang pwede lang pumasok sa loob nito at makita ito, walang iba kundi ang priest because it is inside a veil. So, this piece of furniture, whenever they travel, that Ark of Covenant is with them. So, kapag naalis ito sa kanila, big sabihin yung presensya ng Diyos, naalis din sa kanila because the way how they are going to communicate with God is through this Ark of God. Kasi nandito yung mercy seat. So, it is important to them. Pagka nandun sa kanila ang Ark of Covenant, yung chest covered with gold, overlaid with gold, nandun yung presence ng Panginoon. Inside of that chest is the Ten Commandments of Moses, and then po yung rod of Aaron na nagbad, at the same time yung pong isang epa ng mana. So nandun sa loob. Now, every time they travel there, that Ark of God is with them. One time, okay, minsan, ang Ark of God na ito ay nag-journey. Nag-journey siya. When you say nag-journey, naglakbay siya. Okay? Naglakbay siya sa isang lugar, kapatid, na naging stagnant siya for many years. At napunta po siya sa lugar ni Eli the priest. In 1 Samuel chapter 4, if you're going to read that, in 1 Samuel chapter 4, meron po kayo makikita na isang parabang masamang balita na nangyari sa panahon
ni Eli the priest. Na-defeat ang Israel ng mga Philistines. At ang sabi ng Bible sa verse number 1, and the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle and pitched beside the Ebenezer. And the Philistines pitched in Aphek, and the Philistines put themselves in array against Israel. And when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew of the army in the field about 4,000 men. And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, "Wherefore have the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies." See that? How important is that ark? Sabi nila, para manalo tayo, we need the ark of God. In verse number 4, so the people sent to Shiloh, and they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rung again. Para bang naging ano sa kanila, motivation yon. Sabi nila, nasa atin ngayon ang ark of God. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What meaneth the noise of the great shout in the camp of the Hebrews?" And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. And the Philistines were afraid. Natakot sila sapagkat alam nila meron ng power ulit ang Israel. You know? Para bang isang symbol ito ng power. Symbol ito ng isang kapangyarihan. And they said, "Who unto us, for there hath not been such a thing heretofore? Who unto us who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Be strong and quit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not servants of the Hebrews as they have been to you. Quit yourselves like men and fight." And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent. And there was a very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 footmen. And the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. Amazing. Amen. That the news gave them, the entrance of the ark of God gave them the encouragement, and yet they were smitten. Why? What is the reason? What is the reason? And there ran a man of Benjamin out of the army and came to Shiloh the same day with his clothes rent. And in the earth upon his head, and when he came to Lo, Eli sat upon a seat of the wayside, watching, for his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. And when Eli heard the noise of the crying, he said, "What meaneth the noise of this tumult?" And the man came in hastily and told Eli. Now Eli was 98 years old, and his eyes were dim that he could not see. And the man said unto Eli, "I am he that came out of the army, and I fled today out of the army." And he said, "What is there done, my son?" And the messenger answered and said, "Israel is fled before the Philistines. There hath been also great slaughter among the people. And thy two sons, also Hophni and Phinehas, are dead. And the ark of God is taken." It's a bad news. Amen? Now listen. You said, Pastor, that the ark of God is the presence of God. Now every time they have the ark of God, they know that they're going to be victorious. And yet, what is the reason why Phinehas and Hophni is dead, and Eli, eventually, sabi ng Bible, verse 18, is dead also. Verse 18, it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat, backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died, for he was an old man, and heavy, and he had judged Israel 40 years. Now, according to the Bible in verse 22, nang isa sa mga anak, ng anak ni Eli, alright, Phinehas' wife. Ang sabi ng Bible na yung anak. In verse 22, tinawag po siyang ano? Ikabod. And she said, "The glory of God, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken." Now think about that. Kanina po na binasa natin sa 2 Samuel 6:11, yung presence ng Ark of God ang naging dahilan kung bakit binless ng Diyos ang tahanan ni Obededom. But this time, the Ark of God is with them, and yet they were defeated.
Natalo sila, namatay ang mga priests na wala sa kanilang kargwal. Okay? Now, another place wherein the Ark of God journeyed in 1 Samuel chapter 5, verse 2 to 12. And when the Philistines took the Ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Dagon is a god. God of pagan. Alright? Pag sinabi po natin Dagon, ang ulo po niya ay tao at ang kanyang katawan po ay ista. No, yan po si Dagon. And when the day of Ashdod arose early in the morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord, and they took Dagon and set him in place again. And when they arose early in the morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord, and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left to him. Sipin niyo po mga kapatid, ha? Isang gawa sa bato, kinabukasan, nakataob na siya, at yung ulo niya po putol. Sino kayang dumagok sa kanya? Okay? Tinabi po yung Ark of God sa kanya kasi nga ang mga Philistines, alam nila may kapangyarihan yung Ark of God. So itinabi nila yung Ark of God kay Dagon. Sabi nila, dalawa na ang Diyos namin ngayon. Isang Dagon at isang Ark of God. Kinabukasan, nakita nila si Dagon, nakataob na. Parang may dumagok sa kanya. Now, not only that, sabi ng Bible, therefore, neither the priests of Dagon nor any of that come into Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day. But the hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and he smote them with emerods, even Ashdod and the coast thereof. And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, the ark of God of Israel shall not abide with us, for his hand is sore upon us and upon Dagon our God. Natakot sila ngayon. Imbis na maging blessing sa kanila yung Ark of God, naging sumpa sa kanila sapagkat sila po ay nagkaroon ng salot sa kanilang katawan. Nagkaroon sila ng sakit. Sila po ay tinapuan ng sakit ng mga lalaki, no? Para bang venereal disease, emerods. Hindi ko alam kung anong klaseng ito. Parang itong mga kuto ito sa katawan ng mga lalaki. At sabi nila, ito isang sumpa sa atin at marami pong namatay according to the Bible. Verse number 9, it was so that after they had carried it about, the hand of the Lord was against the city with a very great destruction, and he smote the men of the city, both small and great, and they had emeralds in their secret parts. Amen. Parang venereal disease. Sinumpa sila. Alright. Now, dahil po sa takot nila, mga kapatid, pilit nilang alisin sa kanila yung Ark of God. Inalis po nila ito at yung mga Philistines, gumawa po sila ng bagong sasakyan according to verse chapter 6 of verse number 19, at idinila po ito sa lugar ng mga ng farm of field ni Joshua, Bet Shemesh. Okay, ang hirap, ano? Okay, look at verse number 19. Now, according to the Bible, he smote the men of the Beth Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. Even he smote of the people 50,310 men, and the people lamented because the Lord had smitten many of the people with a great slaughter. And the men of the Beth Shemesh said, who is able to stand before this holy Lord God, and to whom shall he go up from us? Now, so natuwa yung Beth Shemesh sapagkat nakita nila parating yung Ark of God. Yung Ark of God, the symbol ng power, symbol ng presence ng Diyos, nasa atin ngayon. Praise the Lord! Pero nung binuksan po nila at tinignan po nila yung loob, yung laman ng Ark of God, sila po'y namatay lahat. And about of them, about 50,310 men. Ang daming nakamatay. Sa dahil po sa ginawa po nila na paghawak doon sa Ark of God. Now, so in 1 Samuel 7 verse 1 and 2, nilipat ito sa lugar ng mga Kirjat Jerim. And the men of Kirjat Jerim came and fetched up the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab in the hill and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the Lord. And it came to pass while the ark abode in Kirjat Jerim, that time was long, for it was 20 years. And all the house of Israel lamented after the Lord. Think about this.
nandun sa kanila yung Ark of God, nasa priest yung Ark of God, and yet, for 20 years, they are still lamenting. Ang ibig sabihin ng lamenting, sila ay nagdadalamhati pa rin for 20 years. Now, think about this. Pastor, nakakapagtaka na lahat ng pupuntahan ng Ark of God para silang sinumpa, minahalas. Ano bang meron dito? Alright, let's check again. 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 9. Remember, for 20 years, nakabakante yung Ark of God. Merong isang king, alright, after King Saul, alright, ang nag-desire na i-travel ang Ark of God. Ibalik doon sa City of David. Ilagay po siya doon sa lugar kung saan dapat nandun siya. So now, King David desired that this Ark of God will be removed and transferred to wherein he wants to bring it. In 2 Samuel chapter 6, ang sabi ng Bible sa verse number 6, habang sila po'y naglalakbay, naglalakbay sila, nilagay po nila sa new cart itong Ark of God, and when they came to knock on threshing floor, Uzzah put forth his hand to the Ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. So habang nagtatravel po yung Ark of God, siya po'y sinakay sa isang cart, hinihila ng baka. At nung ang baka po ay karoon ng hindi siguro balance yung pagtakbo. Alright? At nung makita ni Uzzah na ito'y mahuhulog yung Ark of God, hinawakan po niya. In verse 7, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the Ark of God. Mula po noon, kinatakutan na ng tao ang Ark of God. So ang ginawa ni David, and David was displeased because the Lord had made the breach upon Uzzah, and he called the name of the people Perez Uzzah to this day. And David was afraid of the Lord that day and said, how shall the Ark of the Lord come to me? So David would not remove the Ark of the Lord unto him in the city of David, but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite. Ito na, yung journey. At dinala ito ngayon ni King David sa isang tahanan. At ang isang tahanan na yon ay tahanan ni Obededom. Now look at verse 11. And the Ark of the Lord continued in the house of Obededom the Gittite 3 months. Remember, saan siya galing? Galing siya sa Kirjat Jerim. For 20 years, they are lamenting. Now, nung inilagay po nila ito sa tahanan ni Obededom, now listen, the Ark of the Lord continued in the house of Obededom for 3 months, 3 buwan, and the Lord blessed Obededom and all his household. After 3 months, God blessed the house of Obededom. That's why the message is entitled, Why God Bless the House of Obededom. Number one, I believe this with all my heart. Because when David saw that God blessed the house of Obededom, sabi sa verse 12, and it was told King David, saying, the Lord had blessed the house of Obededom and all that pertaineth unto him, because the Ark of God. Lahat daw ng bagay patungkol kay Obededom ay binless ng Diyos dahil sa Ark of God. Dahil sa Ark of God. Namatay ang mga tao nung unang nakarang binasa natin dahil sa Ark of God. Ito naman, binless siya dahil sa Ark of God. Now, ibig sabihin, itong Ark of God can bless you or it can curse you. Amen. Amen. Why? Why God blessed the house of Obededom? Because his house regard God's presence and gave time to him. Kung inyong mapapansin, kapatid, babalik tayo sa istorya ng Ark of God. Ang Ark of God, every time na ito po ay dumarating sa tahanan, siya ang bumabasa sa character at attitude ng lugar na kung saan pinupuntahan niya. Amen. Di nyo ba alam, kapatid, ang salita ng Diyos ay bumabasa din sa atin? Basahin po natin sa aklat ng Hebrews chapter 4. I'm going to show you something here. And you might not understand this, alright? Unless, amen, unless you're going to put yourself, you want to understand God's words in your life.
Maintindihan mo, kapatid, ang salita ng Diyos ay isang blessing sa atin. Blessing talaga sa atin ang salita ng Panginoon. Okay? Pero, dapat mong intindihin, kapatid, tulad ng presence ng Diyos, kapag dumating ito sa tao, posible itong nagbabasa sa buhay natin lang. Hebrews chapter 4, verse number 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. You know, habang nasa atin ang salita ng Diyos, hindi lang tayong bumabasa, siya rin ay nagbabasa sa atin. You know, this is the Bible. It is a living Bible. Buhay ito, kapatid. Binabasa tayo nito. Amen? Pastor, paano tayo binabasa nito? Ito yung kapangyarihan niya na nagagawa. That's why there are people that they are living with the Word of God for many years. And yet, you cannot see any blessing in their lives. Ang blessing, kapatid, ay hindi lang blessing na pang-material. Ang blessing po na sinasabi ng Bible dito ay blessing ng favor ng Panginoon. Amen? Favor ng Diyos. And if you're going to see, the reason why God blessed the house of Obededom, because they have high regard with the presence of God. Amen? Amen? High regard. And they gave time. Walang panahon ang si Eli. Walang panahon ang kanyang mga anak sa heart of God. Nangyari lang na kinuha nila yon sapagkat nangailangan sila sa panahon ng gera. Alam niyo ba, kapatid, kapag nagtatravel ang Israel, dapat hindi nila iniiwanan ang heart of God. E yan itong sila'y natatalo. Now we need the presence of God. Now we need the power of God. Remember, kapatid, kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo na may problema, kapag tayo nagigipit, doon natin naalala ang Panginoong Diyos. Tama? Pero kapag tayo maluwag, kapag marami tayong panahon, kapag masaya ang buhay natin, wala ang Diyos sa ating buhay. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Nakakalimutan natin mag-attend sa church. Nakakalimutan natin magbasa ng Biblia. Nakakalimutan natin maglingkod sa Diyos. Why? Sapagkat hindi natin kailangan ng Panginoon. Pero kapag tayo nagigipit, nahihirapan, kapag tayo tinatalo ng kaaway, kailangan namin ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos, kapatid. Alam niyo kung bakit hindi natuwa ang Diyos sa tahanan ni Eli? Sapagkat hindi nila pansin ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Priest sila, pero hindi sila godly. Hindi ibig sabihin ikaw ay Baptist, godly ka. Hindi ibig sabihin ikaw ay anak ng pastor, godly ka. Hindi ibig sabihin ikaw ay asawa ng pastor, godly ka. Hindi ibig sabihin ikaw ay ang pastor, ay godly ka. Amen. Makikita mo yan, kapatid, kung ano nangyayari sa buhay mo. May problema ka. Amen. Bakit may nangyaring ganun? Kasi nandun ang Diyos eh. Ang Diyos ay nakikilan sa buhay natin. Di mo siya papansinin ngayon? Balang araw, hahanapin mo siya. Kaya lang, baka mamroblema ka kapag siya na ang hinanap mo. Baka hindi kanya matulungan. Because wala ka naman kasing panahon sa kanya. Amen. Pangalawa, why God bless the house of Obededom? His house honored God's presence and praise all His works. Ako'y naniniwala, kapatid, that nung si King David, nakita po niya na binless ang tahanan ng Diyos, ang tahanan ni Obededom, alam niya, kapatid, alam niya, amen, nang dahilan kung bakit binless, sapagkat sabi ng Bible, naging masaya siya. Alam niyo bakit napalitan yung kalungkutan niya at takot niya sa Diyos ng kasiyahan? Kasi meron na siyang model. Meron na siyang role model. At sino ang role model niya? It's Obededom. He knows his household. Alam niya ang buhay ni Obededom. Alam niya mapagkakatiwalaan ng ito. Alam niya kapag inilagay ko ang Ark of God sa tahanan ito, hindi mapapahaba ko Obededom. Sapagkat kilala ko si Obededom, isang taong may takot sa Diyos. Bakit hindi sa ibang tahanan? After 3 months, nagi ni King David, now we know that we have learned the lesson. Alam natin ngayon ang aral na tinuturo ng Panginoon. Dapat purihin natin siya. Dapat sundin natin siya sa lahat ng kanyang kagustuhan.
purihin natin ang Panginoon Diyos. Napakahalaga ng presensya ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Siya ang ating katuwang. In every minute of our time, if God is with us, sabi ng Bible, who can be against us? Greater is He that is in you than He that is in the world. Actually, walang kakatakutan ng isang taong nasa Diyos, sapagat siya'y kakampi na makapangyarihan Diyos. Pero sa oras, kapatid, na hindi natin ni-recognize ang kanyang tulong sa atin, ang kanyang binibigay na biyaya, ang mga bagay na dumarating sa atin at hindi natin ni-recognize na ito'y galing sa Diyos, kapatid, doon dumarating, kapatid, ang panahong nawawala na tayo ng gana sa Panginoon. And later on, ang ating kabanang yaman, imbes na lumalaki, lumilit ng lumilit ng lumilit. Imbes na lumalaki ang biyaya, dumadami naman ang problema. Amen. Bakit? Kasi nga, ang Biblia nandiyan sa bahay, pero hindi naman binabasa. Amen. Ang Biblia nandiyan, pero ang kinakalikot, cellphone. Amen. Hindi tinitignan ang pahina ng Biblia. At minsan, nakakalimutan pa ang Bible sa loob ng church. Pag naiiwan ang Bible sa loob ng church, titingnan na lang yon sa next Sunday. Amen? O kaya, hahanap na lang ng panibagong Bible. Pero kapag ang cellphone naiiwan, kahit madaling araw, pupunta sa church. Why? Because we forget to honor God in our lives. And that's the reason why hindi natutuwa ang Panginoon kahit tayo Kristiyano. Kaya ayun, bakit hindi umuulan ng biyaya? Sapagkat meron tayong ginagawang hindi tama sa harap ng Panginoon. Why God blessed the house of Obededom? His house feared God's presence and obeyed His commandments. Fear God's presence and obey His commandments. Now listen. Alam niyo po ang pagkukulang nilang lahat ay sila po ay magbasa ng Biblia, actually, the Old Testament. Ang pagkukulang po nila ay bumalik sa utos ng Diyos. Remember, nobody should touch the Ark of God. That is the law of God. Nobody should handle the Word of God, the Ark of God, except the tribe or the family of Kohat. Ang tawag po doon, the Kohatites. Amen? Sila po ay mga special family sa loob ng mga Levite tribe. They are helped to carry the Ark of God hanging, suspended on the earth. Hindi siya pwedeng ibaba. Ang ginawa sa Bethshemesh, ipinatong siya sa bato. At pagkatapos, binuksan pa siya. Alam niyo ba na ang pwede lang mag-approach sa Ark of God ay isang high priest na meron isang blood sacrifice. And yet, dinawakan nila ito na parang simpleng bagay. Now, what's happening in our time is that we are removing the sacredness of the presence of God. We are removing the reverence that we should have in our hearts when we are approaching God's holy words. Para bang napakahalaga sa atin, mga kapatid, ang mga bagay na makamaterial. And yet, when we are going to talk about spiritual things, we are no more approaching it as if God wants it to be. Yun ang nangyayari sa ating kapatid. Hindi blessing ang dumarating sa atin. Hindi binless ng Diyos ang ating mga tahanan. Amen? Fear God's presence and obey His commandments. Ang utos ng Diyos ang pinakamahalaga. Sapagat hindi po, kung inyong you're going to study the Bible, when King David wants to travel that, lahat po ng mga good choir and singers and all the musical instruments are there. All the strong men and captains and every person are there. They're going to travel it with a new car. I tell my friend, it is a celebrated event. But that event was also an event of mourning. Bakit po? Because somebody died during the event. You know why? Because they're not doing it according to the due order. Hindi siya order ng Panginoon. Why God blessed the house of Obededom? His house treasured God's presence and are contented with what they have. Amen. Hindi mo makikita si Obededom na umangal siya nung inilagay ang presence of God. Sa kanya, that's enough.
Sa kanya, mahalaga na ang doon ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kung ang tahanan niya sa panahon yon ay tahanan lang na nakahoy na luma, it is not important for that time. But what is important in that time is that it is a blessing, amen, na sa dami-dami ng mga tao doon sa Israel, he was chosen to be one of the caretaker and custodian of the Ark of God. Amen? It is a blessing, amen? Ang daming tao sa mundo, mga kapatid, ang daming nabubuhay sa mundo, na wala silang opportunity makapagkaroon ng access sa Bible. We are so thankful enough to God. Amen? Wala man tayong maraming bagay sa ating katawan ngayon. Wala man tayong kayamanan. Pero we have to be thankful to God that God chose us as His custodian of His words. Amen? And I must be contented. Amen? Dapat masaya na ako kung nasa akin ang salita ng Diyos. Wala na akong hahanapin pa sa totoo lang. Amen? Amen. Amen. Parang Cisco Moreno ka eh. Na dati ka lang, nagagala ka. Okay? Tapos, bold star, na naging mayor. Amen. Amen. Di ba napakalaki? Ano pa nga hanapin ni Cisco Moreno? Bigyan man siya ng bilyon, mga kapatid. That's enough for him. Because ang isang taong basurero, ang isang taong mahirap, na walang pinag-aralan, na kailanman ay hindi makangarap na maging mayor ng Maynila. Higit pa tayo doon, kapatid, sa totoo lang. Amen? Amen. Alam niyo si Obededom kung bakit binless siya ng Diyos? Sapagat wala na siyang hinangad, kundi purihin niya ang Panginoon. Amen? Dumating sa kanya yon, para sa kanya, yun na ang buhay na nandun ng Diyos sa kanyang tahanan. And I believe He is always gathering His family, He is always gathering His children, at sinasabi niya palagi sa kanila, mga anak, para sa atin, ito na ang pinakamahalaga na tayo'y nagkaroon ng spiritual value sa harap ng Panginoong Diyos. Amen? Kung tayo, mga kapatid, ngayon, ay hindi pa rin tayo masaya, tayo ligtas, pupunta lang tayo ng langit, may problema ka. Amen? May problema ka kung alam mo na ikaw ay kasama sa rapture and yet naka, ang haba pa rin ang mukha mo, malungkot ka pa rin, para bang hindi masaya ang mundo mo. I tell my friend, there is a problem in your life. It means you are not contented with the things God has given to you. Pupunta ka ng langit, tapos malungkot ka. Ang kalungkutan, kapatid, ay dapat panandalian lang sa atin. Because ang tunay na buhay natin ay doon sa kabilang buhay. Remember, lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas. Malakas ka ngayon, bukas makalawa, mahina ka na. Alam niyo, kapatid, kaya dapat nakatuon ang ating pansin. Kagabi po, I talk to the people about why it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Because sabi ng Ecclesiastes 7:2, because this is the end of all men. Dapat po kapag tayo pumupunta sa isang lugar, ang aral na makukuha natin, ano ang wakas ng buhay ng tao sa lugar na aking pinuntahan. During the time that you go to a funeral home, or during the time of funeral service, you're going to recognize and realize in your life that you're going to die someday. Kaya nga po, napakaganda, mga kapatid, na may Bible. Pagkat nakikita natin na hindi natin ilalagak lahat ng bagay dito sa mundo, naglalagak tayo ng mga bagay na panglangit. Why God bless the house of Obededom? Because the treasure is God's presence. Ang kayamanan natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Sabi ng Bible, nung sila po ay nung nagkaroon ng apo si Eli, patay na siya, at nung siya nagkaroon ng apo, alam niyo po kung anong bad thing sa kanila na inilagay ng Diyos sa kanilang pangalan? Sabi ng Bible, yung batang yon, tawagin nating ikabod. Sabi mo, hanggang nabubuhay ang batang yon, lumalaki siya, ang pangalan, hey, ikabod! Bakit tinawag niyang ikabod? You know, names have meaning. Kapag narinig mong isang pangalan, di ba minsan ay nanginginig ka, natatakot ka kapag ka nakakatakot na tao. Amen? Ayan na si Madam. Pag narinig mo yung pangalan, ay terror yan, terror yan. Di ba? It rings in your bell, kapag ka yung pangalan, kapatid, kasi may kasama siyang buhay, may kasama siyang emotion, may kasama siyang power. And whenever you talk about ikabod this time, amen? Walang tao maglalagay ng pangalan. Amen? Na Nimrod sa isang anak, malibang hindi siya nagbasa ng Bible, nagandahan lang siya. Walang magulang ng pangalan ng anak kay Lucifer.
maliban na hindi niya talaga pinaliwanag ng Bible. Because every name in the Bible, amen, has some meaning in it. Tama? Kaya nga dapat ang pangalan ng Pilipinas ay hindi dapat Pilipinas. Dapat Maharlika. Kasi mayroong meaning sa atin ang ibig sabihin ng Maharlika. Ang Pilipinas ay pangalan ng isang colonizer. Amen? Tama? Pero pag sinabing Maharlika ang aming bansa, it talks about our culture. It talks about our blood. It talks about our race. It talks about our love of our race. Pero pag sinabing Pilipinas, ano yan? Kastilang pangalan yan. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, bakit nung tayo ay na-convert na mga from being a pagan, being a Malaysian race, binago ang pangalan natin, ginawang Amerikano. Alam nyo bakit? Para sa ganoon, maging American ang thinking natin. Now, name has so is important. Kaya yung Ikabod, amen? Yung Ikabod, kapag pinangalan sa'yo, kapatid, ang ibig sabihin nun, amen? Ay hindi restaurant, ha? Ang ibig sabihin nun, ay ano, wala ang glory ng Diyos sa'yo. Kapag ka, ang church natin, tinawag siyang Ikabod Church, wala na ang glory ng Diyos dito. Ibig sabihin, wala nang halaga ito na nag-exist. You know what is important in the house of Obededom? Is the presence of God. It is the presence of God. What is important in our homes is not the material things that we have. It is not the cell phone that we have. It is not the Wi-Fi that we have. It is not the television that we have. It is not the good place that we are laying our heads on. I tell my friend, it is the presence of God. Why God bless the house of Obededom? Because God is there. Sabi nga ng kasabihan, little is much when God is in it. This is the last, say story. Kwento po ito. Merong isang tatay na nakabili siya ng brand yung kotse niya. Talagang napakaganda nun. And that man loves so much that new car. Every day, wala siyang ginawa kundi nililinis, pinakikita bito. Lahat, walang dumi. Talagang yun ang kanyang all. That is first love. Talagang masaya-masaya mula nung dumating yung new car na yan. But one day, one morning, nakita niya yung anak niya, may hawak na bato at ginagaskas yung gilid ng kanyang kotse. So pinalo niya ito ng pinalo sa kanyang kamay. Hindi niya alam na ang kanyang hawak ay isang tool, isang bakal, at hinampas niya ng hinampas. Hindi niya alam meron pala siyang hawak na tool. So lahat ng yon ay dumapo sa kamay ng kanyang anak at nadurog ito. So natakot siya sa pagkakita niya anak niya, durog ang kanyang mga kamay at dinala sa ospital. Sabi ng doktor, wala na pong chance na ibalik natin sa normal yung mga daliri ng anak ninyo. Hanggang mabuhay siya, hanggang siya lumaki, ang kanyang kamay ay crippled na. Hindi na magagamit. So that daddy was so really burdened and he's so guilty what happened. Dahil sa kanyang pagmamahal niya sa new car, nakalimutan niya na may mas importante pa sa kotse kundi yung kanyang anak. Now, pumunta siya, pinisita niya yung kanyang new car at sinipasipan niya ito sa sobrang niyang galit. At sa napansin niya doon sa gilid kung saan in-sketch ng kanyang anak yung mga scratches na yun, napansin niya, may nakasulat. Yung anak pala niya, may sinusulat during that time. At alam niyo kung inalagay niya, I love you, Daddy. Amen. Alam niyo kapatid, ang mga material na bagay, minsan, yan ang maglalagliligaw sa atin. Para makita natin kung ano ang priority sa ating buhay. When we lost somebody in our lives, then we are all going to realize that somebody is so important. More than all the material worlds in this world. Kaya hanggat nandyan sila, amen? Kahit saan kayo naroon, amen? Kahit panis pa ang laway ng anak ninyo, kapatid, magpasalamat kayo. Kahit pa hindi magandang itsura ng inyong asawa, magpasalamat kayo sapagkat nandyan siya. At higit sa lahat, kahit ano pa ang kalagay ng ating buhay, basta nandyan ang Diyos.
Ayos na yun. Let's all stand, please, and let's pray. Mga kapatid, hindi ko na po patatagalin. If you want to come forward, habang ang ating organ po ay nagpi-play, would you come? Would you come? Habang ang ating organ nagpi-play, would you come? All right, let's pray. Jay.